Yan. Tourism. Tourism to mga kababayan. At isa sa mga industriyang nagpatakbo sa ekonomiya ng bansa. Sa pagsisikap na paunlarin pa ito, na kayang tumumbas sa pandaigdigang pamantayan, inilatag ang National Tourism Development Plan na naglalayong gawing tourism powerhouse in Asia, ang isang bagong Pilipinas. Wow! Ganda pakinggan, no? Gagawing tourism powerhouse in Asia, ang isang bagong Pilipinas. Uy, ano na naman sasabihin ng mga Marites dyan? Sus, budol na naman yan. Nako, budol na naman siguro. Wow. Hindi, ganyan. Wow, ang ganda ng ano. Ganda ng in. Pero kaya akong gumawa na. Bagong Pilipinas. Taong 2022, nakatanggap ang Pilipinas ng samot-saring parangal mula sa ilang prestigyosong award-giving bodies abroad. Kaakibat sa mga pagkilalang ito ay ang pagdami ng mga bisitang dumating sa bansa. Base sa huling datos, tinatayang nasa 2.65 million ang international visitors noong December 2022. At ilan mga kababayan? 2.65 million. This is the 54.07% more than the our initial target of 1.72 visitor arrival since we reopened the country in February 2022. Ito ah, mga kababayan, iano ko muna. Alam niyo po, yung mga, siyempre ayaw po kay Pbbm, alam niyo na kung ano mga grupo yun. Yung mga naninira sa kanya ngayon, alam niyo na kung sino yung mga yun, mga kababayan. Ngayon po, siyempre yung mga campaign nila, propaganda nila, during the campaign period po, mga kababayan, that if ever Marcos or Duterte ang mauupo, lalong-lalo na nagsama pa yung dalawa, eh marami pong mag-aalisan na mga businessmen, mga investors, or marami pong ika-cancel po yung bansa natin or hindi bibisita. Eh pambihira ka. Pambihira po mga kababayan. Halos doble yung target po natin noong February 22, noong nag-open po, ang target is 1.72 million lang. Pero ilan po yung pumasok? 2.65 under the Duterte and pinagpapatuloy ng Marcos, isang Marcos. So, hindi pinakinggan po ang mga kalaban ng Marcos at Duterte. Tagumpay tayo, mga kababayan. Diba? Tagumpay tayo. Tuloy natin. International visitors noong December 2022 at umabot naman sa 214 billion pesos ang kinita ng bansa sa turismo. Pambihira oh. Tingnan nyo. Magkano kinita natin? 214 billion. Laki nun, mga kababayan. Napakalaki niyan. 214 billion estimated revenue. Lalo na ngayon, mga kababayan. This coming April 23-24, 'di ba? Yung foreign direct investment, kumbaga yung mga dayuhan, pwede na po mag-invest ng 100% dito sa Pilipinas. Pwede na sila magmay-ari ng mga tinatawag po nating mga kumpanya, mga corporation. Ang mga businesses na yan is makaka-attract din po mga kababayan ng ano? Ng turista.
makaka-attract po yan sila ng turista na papasok sa bansa po natin. Hindi, napakaganda. Napakaganda po mga kababayan. Ang ganda ng pagkakapili kay Tourism Secretary, tawag nito, Christina Prasco. Alam nyo, hindi naman sa yan yung totoong Tourism Secretary mga kababayan. Kumbaga, siya mismo attractive. Sa mga dating tourism. Ano lang mga kababayan. Kasi, di ba? Siya yung totoong pan-tourism. Oh, di ba mga kababayan? Tourism eh. Oh, pang-tourism. Ayoko magbanggit po ng ibang pangalan dyan. Mamaya sabihin, masyado tayo, nang babayas tayo mga kababayan, no? Nanguhusga based sa mukha. Pero mga kababayan, mukha pa lang pang tourism na. Di ba? Oh. Congratulations for the Department of Tourism. 214 billion po yan. Tuloy natin. At ngayon 2023, sa loob ng 3 buwan, lagpas 1 milyon na ang mga bisitang dumating sa bansa. Kaunting bilang na lang para makamit ang 4.8 million na projected tourist arrivals for the year. Balik ko ah. Ngayon 2023, sa loob ng 3 buwan, lagpas 1 milyon na ang mga bisitang dumating sa bansa. Tingnan nyo mga kababayan, yung kanilang parang target nila, international tourist arrivals as of March 23 is 1.2. Ganon. So, ibig sabihin po nito, nahihit po nila yung target. Kasi may mga remaining days pa naman po. Diba? May mga remaining days pa, mga kababayan. Then, yung pinakaano is 4.8 million na tourist arrival. Kasi parang dinoble nila eh. Yung target nung 2022 is 1.72. Pero ngayon, ginawa po nilang 4.8. Masyadong ambitious mga kababayan. Parang tinimes 3. Pero aspiration po kasi yun mga kababayan ni Pbbm with the Secretary Christina Prasco. Okay, tuloy natin. Congratulations po. Kaunting bilang na lang para makamit ang 4.8 million na projected tourist arrivals for the year. Pero sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na sinusuri ng Department of Tourism ang ilan sa mga paraan para palawigin pa ang turismo sa bansa. The National Tourism Development Plan 2023-2028 serves as the blueprint for tourism development and transformation under the administration of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Priority talaga niya yung turismo at pagbangon ng turismo. Recognizing the strength of this industry as a socio-economic tool for development para naman po matulungan yung ating mga kababayan. Una, we will focus on tourism infrastructure development and connectivity. To improve roads, bridges, drainage systems, water systems, even sewerage systems, no? In coordination with the Department of Public Works and Highways. Naman po, hindi maghirap yung ating mga turista na pumunta sa ating mga tourist destinations at maging sustainable yung mga destinations na ito for the long term. In addition, one of the biggest challenges of the tourism industry is connectivity. And that's why in collaboration with the Department of Transportation, we have been aggressively pursuing the resumption of old routes as well as the addition of routes, both international and domestic, into and around the Philippines. At saka, isa-spread po natin hindi lang sa ating mga well-known destinations, pati na rin po sa ating mga emerging destinations. In addition to this, we're working with the OTR to improve our gateways, our airports, okay, seaports, and other primary and secondary gateways. We are modernizing transport infrastructures for tourists to enjoy their travels to their favorite vacation.
okay. Doon muna tayo sa tourism kasi yun yung target ko, mga kababayan. Alam niyo po, itong sa nakita natin, yung collaboration, ito kasi talaga yung pinaka-importante, yung collaboration. Na kung saan nagkakaisa po yung ating mga government employee, mga cabinet secretaries natin, mga kababayan. Balik natin kay Ma'am Frasco kasi siya yung sa tourism Ayan. Yung ganito kasing scenario, mga kababayan, o ganito mga functions ng ating mga cabinet secretary with the help of the DPWH, of DOTR, yung mga tourism infrastructure na kung saan yung mga access road para po makapunta sa mga tourist destinations, yung mga seaports, yung mga airports po natin, mga kababayan, yun po ang nagiging assets po natin. Talagang kailangan lang tawag nito. Kailangan lang po, mga kababayan, na maging matino itong ating mga tinatawag na, alam nyo na, yung mga nasa immigration natin. Baka naman pwedeng tumino-tino po kayo dyan. Tumino-tino po kayo para hindi po mapahiya yung bayan natin. Yung mismong bayan kasi natin ang napapahiya po. Kaya sana tumino-tino po kayo. And pero nakikita natin, sabi tinatrabaho daw nila yung functions nila kasi alam nyo, very rampant right now, mga kababayan, ang tinatawag po nating human trafficking. Very rampant po ngayon ang tinatawag po natin na human trafficking. Kaya nga po, mga kababayan, yung ating Bureau of Immigration medyo naghihigpit, pero syempre meron pong mga question pa rin sa kanila yung ibang mga kababayan natin, dahil bakit may mga VIP passenger, yung pala yung iba doon wanted, 'di ba, na ano po yan, na hearing po yan sa Senado, 'di ba, na pag-usapan yan. Napapahiya po tayo. Kailangan ayusin talaga ng ano bang nangangasiwa diyan, na IA, KAAP, Bureau of Immigration, which is under po yan sa Department of Justice. Kailangan talagang ayusin po yan, mga kababayan, ng pamahalaan para mas maka-attract pa, mas maka-attract pa, mga kababayan, ng mga turista. Hindi po yung katulad yung nangyari dun sa taga-Thailand ba yun? Yung ninakawan, tsaka taga-Hong Kong, yung Chinese, yung isa, anong ninakaw sa kanya, di ko na maalala. Basta yung pangalawa is AirPods, di ba? AirPods ba? O smart Apple Watch o smartwatch, yung ninakaw sa kanya. Ganun, mga kababayan, yung ninakaw. Kaya nga po, talagang nadismaya, sabi nung taga Thailand, hindi na ako hindi na ako babalik. Hindi na daw siya babalik sa Pilipinas. Nakakahiya po yun, mga kababayan, nakakahiya. And sana maayos po. Sana maayos, mga kababayan, yung ganyang sistema sa ating mga paliparan. O, di ba? So yun, by the way, sa performance naman, yung revenue, yung tourist arrival, mas marami po ang dumarating, mga kababayan. Mas marami po ang mas naaakit, ang nahihikayat na pumunta sa bansa po natin kumpara doon sa parang nadidismaya. Sana po mawala na talaga yung pagkadismaya na yan, yung sinasabi ng iba na sasali daw tayo sa worst airport na naman. Masama po, masamang imahe po talaga yun, mga kababayan, lalong-lalo na yung NAIA, magiging worst airport na naman. Na alam nyo po, pinaghirapan din po yan ang nakarang administrasyon. Sana hindi yan totoo. Which is nung nandun tayo, nung pumunta kami dun, nung naghatid, mga kababayan, last month ba yun? Last month? Hindi naman ganun yung senaryo. Meron lang talagang mga ulupong na dapat pong putulan ng mga, meron talaga mga demonyo na dapat lang putulan ng sungay dyan . Nadadamay yung mga matitinong trabahante. Alam nyo, ilan lang yan? Bilang lang yan sila sa daliri? Bilang lang yan.
Kaso magkakakuntsaba kasi, magkakasabwat. Kumbaga, malalalim yung sabwatan ng mga loko-lokong yan. But by the way, congratulations to the Department of Tourism with the help of and collaboration of DOTR and also of the Pbbm po. Congratulations po sa inyo. Ayan.